Wait lang ha. All right, we are live, says my StreamYard. So, good afternoon, everyone. And hello. And maaga pa tayo for tonight. So, we usually start at around 6:35. Ayan, we give 5 minutes sa audience natin para mag-share ng live natin this week. And yeah, so, ayan, may mga nakikita na akong pumapasok. So, yung mga friends ni Joan, ayan. Hello! Hello! Magtanong kayo ng question sa kanya. So, please share our live. Ayan, Joan, baka pwede mo ding i-share ang ating live event para makita ng mga paano friends. Ba to? Share video, di ba? Oo, share video lang. Ayan, para makita ng mga friends natin ang live event mo tonight, because this will be an empowering session, no? More than, you know, like, more than supporting, you know, your friends here, more than supporting us. Ayan, I'm sure, I am 100% sure, based dun sa pag-uusap namin ni Joan kahapon, this will be an empowering event, especially for all wives and moms who are, you know, trying to start a business, who are trying to build their financial and business goals. Ayan. So, magandang pag-usapan to at the beginning of the year, no? Kasi syempre, ito usually yung mga naririnig natin, "Uy, ano ba yung ano mo? Ano ba yung financial goal mo? Ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon na gusto mong gawin for 2023, ganyan. So, ano yung mga New Year's resolution natin? So, for this month, yun yung topic natin about goals. So, ayan, dumadami na yung mga nasa loob ng ating nasa loob talaga, nasa live natin. So, if you're in the live event right now, di ba, parang ang puffy, ito talaga, ang puffy ng face ko. But yeah, if you're in the live event right now, ayan, i-share niyo naman yung live natin. So, now it's 6:31, sige, mag-antay pa tayo ng iba before I formally start. So, again, welcome everyone who's watching right now. Ayan, hello. Si Mayan, nakita ko nag-join siya sa IG. Hi, Mayan. I'm just looking to prepare some slides for ayan, na ipapresent ko mamaya. Okay, tanggalin muna natin para makita nyo kami ni Joan. So, Joan, habang nag-aantay tayo, kamusta ka naman? Ah, okay naman. Ito, actually, merong sales ongoing doon sa kabila ng office namin. And then, tapos na ako mag-homeschool kay Ingrid, kaya nandito na tayo ngayon. Thank you, Lord. Grabe, my sales, my life, my homeschool. Ayan, so... Nakikita nyo na, may idea na kayo kung ano yung mga pag-uusapan namin ni Joan tonight. So, lahat nagaganap siya sabay-sabay. Parang na-overwhelm ako doon na may nagbebenta, may nag-homeschool, may nagla-live. Parang ang dami-dami, no? Pero ito naman ay, friend, ito naman ay mga mga experiences in life that enrich our everyday lives. Ayan. Mm-hmm. So, before I start, ayan. So, hello. Ayan, dumadami na ang ating nasa live event. So, ayan, i-share nyo naman ang ating live. Before we start, ayan, dun sa ating mga first-timers na manood ng live event natin tonight. So, we have here, ano nga ba ang Bixie or sino nga ba ang Bixie? So, hindi po kami isang lending app. May mga nagtatanong na nagpapautang daw ba or lending. Nako, hindi po kami nagsisend ng mga lending na SMS at hindi po kami kumukuha ng information na kung ano-ano. So, it is a platform, Bixie is a platform that connects women who want to invest with the knowledge, network, and tools. So, tonight, may makikita po tayo mga knowledge, network syempre, and tools to start investing. So, ito po yung core ng ginagawa ng Bixie. So, kinakonnect po namin ang mga iba't ibang kababaihan. Yan, mga generation natin, may mga naunang generation, at even yung mga younger generations to have, you know, sufficient knowledge, sufficient network, and of course, sufficient tool para magkaroon tayo ng idea kung ano yung mga iba't ibang options ng pag-iinvest. Kasi especially with, you know, the competitive economy, the, you know, rising inflation, etc., and, you know, just to have kumbaga a plan for our retirement or yung mga short term goals natin, we have to know yung mga iba't ibang options natin. And we in Bixie we try to present it in a less intimidating manner. So we have gamified learnings, we have community-based yung mga financial coaches and financial speakers, and that includes itong mga live events nga natin every Thursday. So
every Thursday, ayan, nag-invite kami. Exception today, it's a Wednesday dahil yun yung availability namin pareho. But every week, ayan, walang palya. O, diba, inisip ko pa yung term. Walang palya. Every week, we have guests who actually talk about, you know, practical tips and yung personal na experience nila para, you know, mas personal and at the same time mas relatable yung mga pinagdadaanan natin, kasi you know us, kasi especially tayong mga kababaihan, we want stories, we love empowering stories. Yung Joan yung naging experience namin with Big C, no? We had this, I'm not sure if you've seen, may series kami before, it's called the Big C Stories. So we featured different women, may mga OFWs, may mga homeschooling moms din, may mga professionals, and you know, iba't ibang way of life and iba't ibang aspects ng mga kababaihan, and these stories actually isa sa mga top na views na nakuha ng Big C over the past year. So ayan, so again, who is Big C and who are we? Ayan, so kami po ay isang platform na nagko-connect ng mga kababaihan who want to invest with the knowledge, network, and tools to start investing. So kapag nandito naman kayo, mag-comment naman kayo sa inyong mga Facebook. Ayan, perfect. Kakasabi ko lang si Mylene. Sabi niya, good evening po, watching from Barangay 14, Caloocan City. O diba, parang Miss Universe. Kakatapos lang ng Miss Universe eh. Hindi tayo pinalad this year, but sabi nga ni Queen Cat, there's always a next year. So, ayan, good evening everyone. Ayan, so type naman kayo kung saan kayo tonight. Nasa Caloocan, kung nasa Pasig kayo, kung nasa North, nasa Bulacan, nasa Tugigaraw, ayan, yung mga fellow Ilocano ko. Si Joan, Ilocano din yan. And of course, sa mga nasa South, minsan may mga nagko-comment from Davao, etc. So, we're actually very much represented, no? So, these are not just Big C doesn't just exist for, you know, like Metro Manila women. So it's actually for everyone within the Philippines and even outside the Philippines. Sa mga nanonood sa atin abroad, hello, good evening everyone. And I hope you will learn something tonight. And I'm sure that you will, no? From, you know, from the insights of Joan, who, you know, has been through a series of, you know, good, and may mga challenges, of course. Ang life naman, it always comes with, you know, with a package of trials, challenges, but the important thing is in achieving our goals, we stick to them and we try to move forward kahit pa konti-konti every single day. So again, this is what Big C exists for. And ayan, para mag-download naman kayo, ayan. So isa po kaming app, meron po kaming application. Nandyan po yung mga games, nandyan din po yung iba't ibang tools gaya ng mga games, mga gamified learnings, etc. na I'm sure ay marami kayong matututunan. So kapag kayo ay nasa Facebook ngayon, ayan, ipapakita ko muna. Ano ba to? Ayan. So while you are on Instagram, ayan, so you can download Big C. Scan nyo lang kung iPhone yung gamit nyo, nasa left. Kung Android naman ay nasa right. So you can download the Big C app. For free po ito ha. Wala pong bayad. Yung registration is also for free. We do not get your bank information or your GCash or your PayMaya or bayad information. Wala po kaming kinukuhang ganun. So everything is for free. Everything is secure. Parang nag-sign up ka lang ng let's say Facebook, ayan, or like nag-subscribe ka sa Netflix or something, but this is for free. Ayan, so meron ulit tayong nag-hi from North Caloocan naman. Grabe, feeling ko talaga may future na tayo, Joan, sa Caloocan. So so there you go, download the Big C app right now. And alam niyo, nung last time nagkaroon din kami ng konting contest. So yung mga nag-download ng Big C app, tapos nag-comment sila dun sa event natin. Ayan, sa event page rather, sa community. So download kayo, register, go to the community and go to events. Like mag-hi lang sila or, you know, may pa-question kami mamaya. Perfect. Sasendan kayo ng aming community manager ng
something na gift from Bixi. So, hindi rin po yun cash kasi wala pa kaming mekanismo para mag-send po, no, via Bixi. But, you know, mali natin in the future, we will have it. But something that you can actually use, you know, in your daily life. Pwedeng journal yan or pwedeng t-shirt gaya ng suot ko today. So, yeah. So, that's it. So, download the Bixi app. So, we have also some viewers from Novaliches. Ay, ito. Hello, watching from San Juan. Ang ganda naman ng guest nyo. Hulaan mo kung sino yon. Sino yan? Siyempre, sino kaya, ano pa yan? Ang iyong supportive husband. Yeah, oh! Si yes. So, ito, I think okay na tayo, Joan. So, paano ba? Sige, I'll ask some questions, no? Huwag kang kakabahan. Hindi to Miss Universe. And kahit Miss Universe pa, I'm sure masasagot mo to. Hindi ko naman tatanungin sa'yo ang what is the essence of a woman. So, pero parang ganun na din. So, ayan, paano nga ba? So, number one, Joan, syempre, nagtataka tong mga ano natin ngayon, nagtataka tong mga ano to, guest natin. So, syempre, gusto muna kitang i-introduce, ayan. So, ako muna mag-introduce kay Joan bago ko siya tanungin ng mga Miss Universe questions ko. So, Joan, ayan, aside from being my friend, no, is the CEO of JC Diamonds and Radiant Tree. So, she is also a GIA Applied Jewelry Professional. So, mamaya malalaman natin kung ano tong GIA or GIA Applied, kung paano, no, tuturuan niya tayo. Ako interested din ako kasi maarte ako, baka makatulong to sa kaartehan ko, di ba? So, it's because of, you know, jewelry and everything. And also, I hope I can also afford it. Ayan, so, tuturuan tayo ni Joan mamaya. So, she's also the Director of Business Development and Corporate Secretary of First Metal Auctioners Incorporated, mother company of JC Diamonds and Radiant Tree. So, hindi naman siya masyadong busy. Konti lang. Director of Business Development, CEO, Corporate Secretary. So, siguro, ipopromote ko mamaya, baka may hiring si Joan, no? Ayan. So, in a very competitive industry, ayan, how does one brave the storm like a tree standing tall? Ayan. Working for a precious metal company that is already as old as three generations, First Metal, and using her background as a market research analyst, Joan realized that they have to stay relevant and keep up with the times. So when her team was brainstorming about ideas for their newest brand, specifically designed for the high-end market, one thing they were adamant about is that Radiant Tree should be a game changer. I agree with this, no. You know, being a game changer is really something else. Kung if you want to put yourself out there as something, you know, like unique and something na, of course, resilient and something na magtatagal sa isang industry. So, the Philippine jewelry industry is considered saturated. So Joan's team wanted something different that not all jewelers aim to have. So Joan's top priority is to make a statement that Radiant Tree is not just about making profit. Her team wanted to build long-lasting relationships with their clients and local artisans. So ito kumbaga yung parang mission and vision nila because they believe that every piece of jewelry is unique and stands for precious memory. So they wanted to build trust and let clients get involved in the curation and design process itself. So, most of all, Radiant Tree was never after a mega client base. It was a brand primarily created to cater to the jewelry requests of their family and friends and to provide jobs for the same network. So again, ladies and of course, gentlemen, ang ating guest na nagpa-unlock sa atin tonight is no other than the CEO of JC Diamonds and Radiant Tree, Joan Castro. Ayan. Hi! Hello. Joan, ang dami mong fans. I love it. Hello, good evening. Ayan. So, ayan, Joan. So, maliban dun sa napakagandang introduction, no, na napaka-introduction palang empowering na. So, ang una kong tanong sa'yo ay ano, siguro bigyan mo kami ng background of yourself. Ayan, ano yung pinag-aralan mo before? Ano yung ginagawa mo ngayon? And ito, ang magic question na lagi kong tinatanong sa mga guests natin. What inspires you to wake up every day? Para kanino ka bumabangon, kumbaga? Oh. Okay, so sige. Siguro short background muna about myself. When I was young, ang gusto ko talaga gawin, maging researcher. I don't know what field, pero it's what I wanted to do.
So when I entered college, nag-decide ako na yung gusto kong course is Bachelor of Arts in Development Studies. Sa DLSU ako nag-take. Actually, yung course na yun for urban planning, yung mga nire-research namin, it's for urban planning and community development works. Hindi siya talaga for jewelry. Ibang-iba siya sa mga... That's a very good course, ha? Yeah, it's very different from what I'm doing now. So early in my career, hindi ko siya pinursu, but I was able to work as a market research analyst for different companies. May mga companies ako na pinagtrabahuan na nasa solar industry, tapos nasa telecoms industry din. It's based in Europe. Tapos I was also able to work in public relations. But then, my life changed when I got married to my husband. Siya talaga yung third generation jeweler na Ilocano. When we got married, we both knew that we wanted to start something together. Yung talagang something that we can call our own. So, this is why First Metal was born in 2014. Combining yung skills niya sa jewelry and yung background ko sa research, we decided that we wanted to offer an integrated type of business sa precious metals industry dito sa Philippines. And that includes yung wholesale and retail of both brand new and secondhand jewelry, as well as yung logistics niya. And then, later on, sabi ko, parang na-enjoy ko na to. Ah. I realized na hindi lang pala, yung passion ko pala, it's more about research, learning new things. Kaya hindi naging mahirap for me to study what my husband is doing. In 2018, I decided that I wanted to pursue studies in jewelry. So, nag-research ako about dun sa offerings ng Gemological Institute of America. And I found out there's an online course, an online diploma that you can take. Which is the Applied Jewelry Professional Program. You just need to complete 3 courses, yung colored stones, jewelry essentials, and then diamond essentials, which I think ideally it will take a year para matapos. Because we had a vision na, aside from what we were currently doing sa industry namin, we had a vision to enter the market for diamonds as well. Which, for the purpose of today's discussion, is magpo-focus tayo sa JC Diamonds and Radiantly, which we started in 2020. Ang galing, no? While I was listening to your background, I actually, sabi ko nga kanina, developmental studies is actually a very good course. I studied similarly, medyo close dun sa course mo. I studied kasi political science and economics. And developmental studies is, I think, close to economics in a way. Kasi diba, mm-hmm. sabi mo nga, it's about planning, economic planning, urban planning. But it's also amazing how you shifted from, you know, how you specialized rather in jewelry research. And I'm sure yung skills mo doon sa market research, you know, research, being a research analyst, as you mentioned kanina. Kumbaga parang nagkaroon ka din ng parang konting background. But sabi mo nga, for the purpose of tonight, let's dive more into JC Diamonds. Alam niyo si Joan, not to patronize her or something, no, na nagpapabebe ako, but I recommended a friend. I think this was way back. I was still with the law firm noon. Mm-hmm. And may ni-recommend akong friend na nagpagawa ng singsing. And he was really, kumbaga parang tuwang-tuwa siya, na parang aside dun sa magandang gawa, with the professionalism, and they were really nice, they were accommodating na mag-asawa and all. So I think it also adds to the business, to achieving, you know, like your business goals and all, na yung level of professionalism and courtesy, basic courtesy and pagiging kumbaga dignified na kausap. So mamaya aabot tayo diyan. But my next question would be, ayan. So yung title ngayon ng program natin, Joan, is Achieving Your Goals as a Mompreneur. O di ba, nauso tong term na mompreneur, mga mommies na nagiging entrepreneur, and that is actually a very good thing, no. And eto, so now, I know that JC Diamonds and Radiantly stable na siya. And of course, it's a very much rising company.
Pero yun nga, aside dun sa na-mention mo kanina, paano ka nag-start? Like, ano yung, kumbaga parang, ano yung goal mo that day na, ano yung pinaka-goal mo noon why you started JC Diamonds? Aside from, you know, you want to start something on your own with Norman, who is a third generation jeweler nga na na-mention mo. So, what was your pinaka-goal nung una? Ano yung pinaka-goal mo? Well, siguro talaga yung parang, let's say, tipping point is yung pandemic eh. Kasi the pandemic really changed the course of life for everyone, di ba? Lalo na yung lockdown na almost two months and ongoing nga after that eh. So I think it sort of pushed everyone to do business differently. Napansin ko nga nung 2020, in the peak of COVID-19, a lot of jewelry businesses started to grow online. Prior to that kasi yung sales sa jewelry, it's mostly focused dun sa mga specific location sa area natin. Like alam nyo naman sa Arangke, tapos may mga jewelers din sa Green Hills. And yung mga players, actually, magkakakilala naman yan. But during the pandemic, ang daming mga sumikat na tao, even yung mga influencers, they are also doing business online, nagjo-jewelry sila. So I can say that the pandemic brought forth the growth of a lot of merchants online. We saw new players in social media platforms. Yan nandiyan yung mga online selling. Usually yan sa weekend, mga 3 p.m. onwards, ang daming nagbebenta ng alahas. And amazing na nakakabenta sila, right? And I also noticed that during the pandemic, merong taste, nag-iba yung taste ng mga Filipino sa not only the Filipinos eh, pero worldwide, nag-iba yung taste sa jewelry. Before, Filipinos mostly like fine gold items, pero I also saw that the market for high-end jewelry rose. Siguro kasi walang masyadong travel, and people are looking for ways to redirect their spending, kaya nag-iinvest sila sa jewelry. There is even an article sa Forbes stating that the personal consumption of jewelry in the world went by over 20% in 2020, even if there's a pandemic. So before that, we already had diamond jewelry items naman na, but we were focused on wholesale. And dahil hindi nga kami masyado nakikita ng mga clients namin during the lockdown, we saw this as an opportunity to reach out directly na sa mga end consumers. So we started building our online presence sa social media platforms. Nag-focus kami sa Instagram, which is why Radiantry was born. To be specific, JC Diamonds is the arm focusing on the appraisal and valuation of jewelry items. And yung retail sales naman namin, nasa Radiantry siya. Dun siya nag-start talaga. Okay. Very interesting, no? I was taking down notes para hindi ko makalimutan. Very interesting itong mga facts na sinabi mo, like 20% increase spending during the pandemic, redirecting spending towards jewelry investment. Actually, isa sa mga pinagtataka ko nung pandemic, no, parang lumabas lahat ng mga ipon ng mga tao, talagang yung term nga nagwalwal, ganyan, they even like yung even the spending on like luxury items, ang dami kong nakikita. But darating tayo mamaya dyan, Joan, on some practical tips kung paano siguro magsa-start yung mga tao. So, like you mentioned, you started with Norman and your husband nga. And especially nitong pandemic, dun kayo nagkaroon ng parang mas specialized. So there's JC Diamonds and now there's Radiantry. And kumbaga parang nagkaroon na rin kayo ng market research on increased spending of on diamonds, etc. So, were there challenges naman that you had to deal in your life in general and of course sa business nyo, and paano mo siya dinideal on an everyday basis ba, or how do you usually like handle these challenges? And siguro ang follow-up question dyan is, as a woman business owner, kasi nabanggit mo kanina na ang dami din naman talagang players, and mas maraming players na mas matanda, and usually siguro mga, I'm not sure ha, kung men-dominated industry ba ang jewelry, so maybe you could discuss more about that also. So una, challenges,
as in, you know, sa buhay and sa business, and pangalawa, challenges as a woman business owner. Okay, siguro I think yung biggest challenge for jewelry companies right now is mas nagiging complex yung requirements na kailangan for you to conduct a jewelry business, kasi para dito sa atin sa Philippines, it's considered high risk. So, kumbaga sa bank and even sa government, mas maraming kailangan ng mga paperwork for you to submit. And I see this as my edge as a mom, kasi tayong mga mommies, alam niyo naman, tayong nag-aasikaso ng lahat ng paperwork ng lahat ng members ng family natin. Even yun nga, ano, mga extended family natin, tayo pa ang nag-aasikaso. So, if there are jewelers here listening right now, I know that you would agree with me that the compliance requirements for this kind of business is mas nagiging mahirap. Paperwork with the government, even sa banks, it's becoming extensive eh. For traditional players, lalo na, yun, na-mention mo, ano, friend, kanina na kung men-dominated society ba ito, ang jewelry industry. Oo, yun ang sagot doon. Kaya, ewan ko, I see this as an edge for women na mas organized. I am not generalizing naman, pero generally, women naman have the skill in organization, in doing paperwork, kaya edge talaga to. And yun, and I saw this as my edge. I'm a mom who does her homework, and usually, since I'm the one who takes care of paperwork for the whole family, hindi ako natakot sa mga compliance requirements. I'm proud to say that we are one of the first few companies who gained certification with different government agencies. And this made doing business a lot more easier because I have complete requirements. I can confidently say na legit yung company namin, and I will be able to build trust with clients and even suppliers abroad. Tama. Then nag-mute ako. Alam mo, tama yan yung na-mention mo na compliance requirements, no? So, when it comes to compliance requirements, it's very important, especially when you're dealing with, sabi mo nga, ang jewelry kasi hindi mura. Alam mo yon. So, if I part with my money, I would be, you know, like, kumbaga parang mag-iisip ako hindi lang twice, thrice, na parang, oh my God, do I part with 100,000 for, let's say, a necklace sa isang, sa isang company, di ba, na baka mamaya fly by night ito. So that's actually, kumbaga parang challenge yan eh, yung mag-register and all. That's also like a personal, ano to me, personal experience sa akin. Kasi ang dami, may LGU, may BIR, may SEC, ang dami-dami na parang, Diyos ko, hindi na natigil, di ba? But that's actually how you become, yun nga, trusted by your client. So, aside from those paper requirements challenge, may mga challenges ka ba on yung na-mention mo na, yes, it's still a very dominated, men-dominated business. How do you deal with that? Paano mo siya winning on, you know, everyday basis sa business mo? Well, siguro naging mahirap din talaga for me kasi hindi man siguro masyadong halata, pero introvert ako. I prefer doing things sa back end. Kaya mas gusto ko yung research, mas gusto ko yung paperwork. Kasi hindi ako sanay makipag-usap. Actually, before, earlier sa business namin, ang talagang nakikipag-usap sa mga clients is yung husband ko na social butterfly, si Norman. Ngayon lang ako medyo natututo na lumabas and makipag-usap. Kasi ganun talaga yung business eh. At saka kung mom ka, mas nagiging assertive ka. Kasi in a way, tinuturuan ko yung daughter ko na this is what you should be doing kapag ikaw na yung nagbi-business in the future. So, ang masasabi ko lang na I learned to accept na hindi ko kayang gawin lahat. That's why, lagi dun sa introduction, when we created the bio friend, lagi kong sinasabi, her team, they, very important sa akin yung team ko. Small team lang naman kami dito, pero magaling sila. Minsan nga, mas magaling pa sila sa akin eh. So, yun. Ganon tayong mga babae. We do things as a community, di ba? Kaya yun, yung mga assistant ko, mga girls yan, magagaling sila. So yung mga bagay na hindi ko kayang gawin, like yung pakikipag-usap sa mga kliyente, yan, sila na yung maharap. Alam mo,
as you mentioned community, when I was actually introducing Bixie, yung isa sa mga key core inside the app is actually having a community. And alam mo, very essential yan. Kasi tama yung sinabi mo, we cannot do everything alone. Diyos ko, kahit ako, kahit sa linya ng trabaho ko, hindi ko naman kaya lahat na, yung, alam mo yung parang lahat, Diyos ko, alam mo yung talagang kailangan mo talaga ng community. And that's actually one of the main features of the Bixie app, no? So inside the Bixie app, kung mapapansin nyo, kung nakapag-register na po kayo and download and register rather, may community doon. And you can actually ask na, hey, ano kaya yung magandang insurance na pwede kong kunin, may anak ako, ganyan-ganyan. And meron po tayo doon marami kasi tayong Bixie users na mga financial advisors, mga insurance advisors, and they will help you, they will assist you na i-check mo to, i-check mo yan. And that's actually, kumbaga, dyan ako mas natututo kasi real life experience. Kasi minsan kahit mag-Google ka, ang dami naman neto, hindi mo alam where to start. And yun talaga, as na-mention nga ni Joan, yung community talaga very, very much essential yan in, you know, in facing the challenges that she has with her business and of course to go on with her business on, you know, on a day-to-day basis. So, itong pandemic, 'di ba? Ang dami talagang lumabas from the pandemic, Joan. So, yeah. Mention niya kanina make good effects of the pandemic. Tumaas yung consumption ng when it comes to investment in jewelry. Ito pala, sorry, question, naisip ko lang ngayon. So, paano masasabi na ang jewelry ay isang investment? Yung jewelry kasi it holds its purchasing power more, di ba? At saka very liquid siya. Anytime na gusto mo siyang i-liquidate or ibenta, makakahanap ka talaga ng market. Ang bilis, may sanlaan dyan. Or kapag may kilala kang jeweler, trusted jeweler, or wholesaler, pwede mong ibenta sa kanila, kukunin nila yan. Mabilis siyang paggalawin, kaya yun, mabilis, good investment siya, I think. And relatively, alam naman natin yung price ng gold, di ba? Lalo na ngayon, inflation, it's a good hedge against inflation. Kaya, yon, I'd say it's a good investment. Alam mo, Joan, I think kailangan kitang i-invite next month ulit eh. Kasi yung topic namin next month, inflation naman. So, mga products and strategies to beat inflation, as na-mention mo na nga kanina, gold is actually one of them. So, yeah. Interested din ako dyan kasi ako, hindi ako, I'm not very old pa naman. Pero when it comes to investments, gusto ko yung mga medyo tangible and at the same time yung mga tried and tested na over the year. So this year nag-iisip ako ano kaya yung magandang yung afford ko at you know with my salary and everything, no, mga bayarin ganyan. Ano kaya yung afford ko na kaya kong intindihin? And yung one that comes to mind is actually gold. So siguro pag-usapan natin at one point yan. So yes. Ito na, Joan, may mga nagsisimula ng mag-question, no? May mga questions pa ako, madami pa. Pero ito, sabi ni Miss Pearl, ayan. Ninang mo yata to, kasi sabi niya, inaanak ka daw niya. Ayan. So, sabi niya. Saan ba nakikita yung questions? Dito sa StreamYard natin makikita mo. Pero babasahin ko. Sabi niya, are you guided with a business plan or marketing plan? Do you go for a short or long-term plan? Changes happen fast. Really need to come up with very flexible plans to adjust with the strategy. So, yung question niya is, are you guided with a business plan or marketing plan? And do you go for short or long-term plans? Yeah. Hi, Ninang. Actually, si Ninang, napakalaking bagay niya. Kung paano talaga kami nag-start. Kasi siya yung kinonsult namin for doing our business plan. Yon. Before talaga, before everything, lahat dito bago namin siya niluto, nag-usap kami ni Norman. Ano ba yung gusto natin gawin? Si Norman yung husband ko. Yon. And we were really focused on that goal na gusto nga namin for the precious metals industry, integrated services. So, ano pa yun eh? Maaga namin siyang in-start. I think mga 2014, we consulted a lot of people from church, yung mga mentors natin dyan, sila Tito Bonnie, yan si Ninang, and also other businessmen na mga kilala namin personally.
And yun, doon kami nag-start sa business plan na yun. How will we get the return of investments? Ano yung mga kailangan namin na equipment? Ilang tao yung kailangan namin? Doon talaga siya mag-start. And even before na hindi pa namin siya naa-attain, naging malaking bagay yung framework na yun. Doon parang imposible, kaya ba talaga namin itong gawin? Kasi wala naman kaming ganitong kalaking pera. Pero doing a business plan will help you start doing something and you'll work on it. Even if this year hindi mo pa siya completely na-attain, at least you know that you have a goal na in the next succeeding years, ito yung gagawin natin. Meron tayong direction. Yun. So yung business plan na ginawa namin dati, siguro in general masasabi ko na parang 10 years ago, ano ba to, parang ang tingin ko sa kanya parang project lang. Pero this year mga nung nakikita na namin yung mga ano niya, yung fruits niya, we would say na napakalaking bagay pala nitong business plan for us, na lahat ng ginagawa namin, lahat ng processes na ginagawa namin, yung mga meron kami ngayon is based on that plan pala talaga. That's very insightful. So, I'm actually listing down yung mga essentials na sinasabi mo. So, number one, ayan, kanina sabi mo, join a community. Number two naman is having a business plan. So, for everyone who's watching right now, ayan, mamaya magtatanong ako sa mga insights ni Joanna. So, itatype ko ngayon yung una, which is, so, pwede po kayo magtanong. Ay, sorry, Joanna, may follow-up question si ma'am kanina, si ma'am Pearl. Sabi niya, are you a short-term or long-term plan person? Kami, long-term plan kami. Sure, you're the long-term type, hindi yung short-term. Oo, kasi yung industry na to, it requires high capital and hindi naman to ganun kabilis ma-attain in a few months and a few years. So, talagang long-term planning yung kailangan. Okay. So, it's also a type of business na, I mean, medyo matagal, kumbaga malaki yung capital and yung return is also, kumbaga parang divided into years or matagal or mabilis, paano ba? It depends . It depends on how good you're trading and kung gaano kalaki yung ininvest mo sa capital mo . Pero if you're just focusing on liquidity, kapag ka nag-fluctuate yung price, tumaas siya, kahit kinabukasan, meron ka nang kikitain. Okay, interesting, very interesting. Yeah. Now pa lang, parang kumbaga meron na akong idea on, you know, on how to like, you know, nabibigyan ako ng konting idea, inspiration ba, to try this out. But before we go into the kumbaga the practical tips, kasi as na-mention mo kahapon, so gusto mo ding magbigay ng inong tips on, you know, investment on this and that. But ito nga, nangyari yung pandemic, so I'm sure may mga nabanggit mo kanina na may mga positive effects naman na kumbaga that we all actually saw, like yung rising interest of people in gold, investment in gold, etc. So, ito naman yung question ko. May mga business kasi na nag-close down din and kumbaga parang ngayon, papanahon na sana para bumawi. Ang taas naman ng inflation. So, parang paano ba? How do you, kung ano yung pinaka-formula na in-adapt mo and your team para, kumbaga, to keep yourselves afloat, kumbaga, parang hindi ka magtanggal ng mga tao, hindi ka magsara ng negosyo, ganun. Okay. So, I discussed this question nga kahapon with my husband . So, ano ba talagang mga ginawa natin to combat inflation? Wala . Inflation is part of life. Minsan bababa siya, minsan tataas siya. As a business owner, kailangan mong i-brave lang talaga yung storm kasi you're not just living for yourself. Employees, your families are relying on you. So, yun talaga, minsan kailangan nating mamaluktot pero dapat tuloy-tuloy lang. Inflation is part of doing business. I mean, it happens worldwide, hindi lang naman to sa Philippines, di ba? So what First Metal is doing, Radiant 3, is we diversify our investments. So
we're looking for ways na paano ba pa, sa, we're looking for different supply channels kung saan ba mas mura makakuha ng supply ng jewelry na mas mababa yung production cost. Another example is to spend on yung mga second hand jewelry, 'di ba? Kasi wala naman siyang yung cost niya yun na siya, tapos mas mura siya as compared to brand new jewelry, and then yung value naman ng item is the same. Hindi naman porque luma na siya is mas mura siya dun sa brand new eh. Yung price of gold is the same whether it's old or it's new. So yun, before we also focused on importing jewelry, now importing jewelry lang, but we are also looking into allocating a part of our income sa manufacturing. My husband and I are looking into investment in equipment na mas na baka mamaya pwede na nating magawa yung manufacturing dito sa office natin, hindi na natin kailangan mag-import or magpagawa sa iba since meron naman kaming raw materials, because we also have scrap jewelry trading din naman. And there is no other way to do this but just to continue, di ba? And galingan lang talaga na i-manage yung trades. Kasi you can also play yung price ng gold eh, di ba? So, wala. I think nagkaroon na kayo ng ganung talk before, di ba, na just buy low and then sell high. Ganun lang siya. The good thing with our product is that gold is often seen as a good hedge against inflation, like what we said earlier. It's a good hedge against inflation risk because it preserves its purchasing power more for long periods of time. Ayun. Gusto ko yon. So this year siguro I'll consider that. Tignan natin kung meron akong budget for, you know, investing into, kahit naman hindi sobrang dami, pero you know, gold is gold, sabi mo nga, whether luma yan or bago, the value doesn't change, and it's actually a good hedge for inflation kasi napapreserve yung purchasing power. Gusto ko yun kasi yun naman talagang effect ng inflation, bumababa yung purchasing power, di ba? Yung yung 1,000 ko noon, busog na ako noon before, hindi mo nga mauubos yung dati. Ngayon lumabas ka lang ng bahay, parang, wait lang, naubos na. Ganon. So your purchasing power is actually suffering. Yun yung talagang effect ng inflation, hindi lang yung, di ba? Hindi lang yung parang, ay, tumaas yung ganitong product, but it's really your ability to purchase na talagang lahat tayo affected. So yeah. So you purchase mga subasta jewelries, then have it repaired or improved? May question ulit. Ano ulit? You purchase mga subasta jewelry, then have it repaired or improved? Yeah. Yes, pwede. Ayan, pwede daw po. Opo, lapit so, lang po kayo sa akin. Ayan. So mamaya siguro, Joan, pwede mong i-plug kung, you know, your office and your contact details, ganun. Or your mga social media accounts mo para. Oo, kasi I'm sure, yun naman yung goal natin eh, to equip women with, you know, with knowledge, network, and tools, ayan, to start investing. Yes. So maliban sa kanila, ako din i-contact kita. Ano bang gagawin ko, di ba? Kasi so, di ba, ano, napaka broad nitong topic natin eh. I'm sure hindi naman natin siya lahat mako-cover in one sitting. Yes. So if you have questions lang, feel free na kontakin nyo lang kami and we'd be happy to answer them for you. Yes, tama yan, tama yan. So eto na nga. So di ba, magka-church kasi kami ni Joan, o di ba? So every beginning of the year, meron kami mga faith goals. Ayan, so faith goals includes our personal goals, our travel goals, our financial goals. You know, just to give us, you know, something, some direction as we actually move on or move forward for the year. So, sa'yo, sabi mo kanina, long-term goal kayo, no? So, how, kasi I'm sure meron kang sarili na faith goals, personal goals, ganyan. Yeah. Ano ba yun? Do they intertwine with your business goals or may separate kang personal tsaka business? How do you do it? Kayo mag-asawa siguro. How do you do it? Yung faith goals namin, we talk about it
at the beginning of the year. Hindi ko masasabi na ano, na personal lang talaga siya. When it comes to the business aspect, talagang involved si Norman, even yung mga employees namin sa pag-plan. Mm-hmm. Yun. So, like what I said, long-term planning kami. We know what we want, we know what to do. So, ang ginagawa lang namin is that at the end of the year, we do an inventory and then we revisit yung mga things na ginawa namin. Ano ba yung best practices? Ano ba yung mga mali natin ginawa? And then, yun yung ipag-pray namin na these are the things that we have to improve on. Ito yung mga gusto natin gawin. And then, we also make it a point na we follow trends kasi hindi naman pare-parehas yung nangyayari this year and the next year. So, tinitingnan namin kung ano ba yung mga uso ngayon, ano ba yung mga changes sa industry natin para makasabay tayo na ayun, align pa rin siya dun sa main goal namin. Which mm-hmm. is to, ano ba, I would say na siguro kasi nga since integrated services kami, kailangan lagi kami yung una, lagi kami yung pioneer sa industry. Na ito lang, ito yung bagay na meron si Radiant 3, ito yung bagay na meron si First Meta lang. Very nice. So yeah. Ang napulot ko naman doon ay kasi pinopoint ko yung mga main ano mo, may mga main points kay kanina, diversify investments. Ito naman, check your best practices and also follow trends. Yan. So, alam mo yung following trends, totoo yan. Kasi, of course, ayaw mo naman na yung kine-cater mo is, Diyos ko, uso pa nung panahon ng, di ba, mga 2000s pa, di ba? Eh, 2020. Mm-hmm. Sabi nga nila, it's 2020. Ano nga yun sumikat dati? It's 2022, ganyan. So, uh-huh. Yeah, it's actually very important to follow some trends. And minsan kasi yung trends, hindi naman in all aspects, no? Hindi naman all the time. Yun kasi nagmamatter din kasi yun on how you go forward with your direction. Kasi, especially for you guys who are in the sales, talagang kinuwit ko na yung sarili ko sa business. For you guys who are in the sales industry, no? Ang daming competition na mention mo nga. And being in trend is actually a huge factor. Mm. Ito na. Kanina pa ako ito na. So, ayan, 7:15 na. So, mamaya mag-wrap up na tayo. How do you balance naman, Joan? Sabi mo kanina, may nagbebenta, may kakatapos mo mag-homeschool, tapos nag-live ka bilang isang businesswoman. So, ano yung mga, paano mo binabalance to? Mommy, wife, businesswoman, ano pa ba, homeschooler? How do you balance everything? Siguro yung ano, yung number one na masasabi ko na ito talaga yung pinaka-importante sa akin kasi perfectionist ako eh. I tend to feel bad kapag ka hindi ko nagagawa yung gusto kong gawin. And then, yun. The number one tip I would say is to let go of the guilt. Free yourself from the guilt. Accept that there are seasons in life and that you can't do everything on your own na hindi naman pwede na all the time laging hodgepodge yung nangyayari sa'yo na may nagbebenta ka, na nag-homeschool ka. Kasi magulo rin and that will distract you and that will cause you to lose direction din at some point. Kaya yun, nag-decide kami na, okay, kailangan nating mag-hire ng additional manpower. Kailangan natin ng helper na who will take care of our meals, 'di ba? You create jobs. Mm-hmm. Hindi mo pala talaga na as much as gusto kong sabihin na super mama ko, hindi ko siya kayang gawin lahat na yung skill na 'yon. Pwede naman ako mag-create ng jobs eh. Pwede akong makatulong sa ibang tao na gagawa nun for me. And then ano pa ba? The second point is to keep a schedule and reduce activities that waste time na. Ito yung number two point na feeling ko I'm still working on. Kasi we're working on a limited time and time loss is time loss. Hindi na siya mababalik. Kaya for me to be able, I think na magawa ko yung homeschooling, dapat i-keep ko yung schedule na, okay, sa morning, ito yung gagawin namin. I will simplify this na kakain tayo, na mag-aaral tayo. And then dapat by noon time, papasok na ako sa office para magawa ko siya lahat in a day. And that will also entail me na to trust my daughter more na since marunong naman na siya magbasa,
gagawin niya yung homework niya. And that brings me to the third point, is to stay connected with your family and your spouse. Kasi sa totoo lang, mahirap talaga yung habang nag-work ka is nagtuturo ka rin. Buti na lang digital na ngayon na kahit nandito ako sa office, namo-monitor ko si Ingrid kasi naka-video call kami sa Viber. I know what she's doing. Kaya even if I'm working, I know she's also doing her homework. Yun. And that, yung spouse ko, I connect with him na tinatanong ko sa kanya kung ano yung mga pwede kong gawin para ma-lessen yung workload ko. And yun, tulungan kami sa ginagawa namin na hindi ako alone, na partners kami sa business and also rearing our child and managing our employees. Ayun. And then another point, yung fourth natin, is to create special family activities and use this opportunity to teach my child. Para naman to sa mga nag-homeschool na kagaya ko. Mas maganda yung hitting two birds with one stone. Minsan lumalabas lang kami, pumupunta kami sa mall or nagta-travel kami abroad. Yun na yun, project na niya yun. So nakapag-travel kami, and then I will also take this opportunity to teach her about biology, yung mga plants and animals, flora and fauna, and geography as well. Yun. Ito yung mga little things na hindi man by the book, pero ipitreasure ng child yun eh, as a memory. And makakatulong na rin para sa lessons niya. And then, yung fifth, ito yung pinaka-importante, don't let go of your personal time. Take this, make sure to take care of yourself and enjoy what you're doing, because your joy will naturally flow to people around you. Yun din yung nagiging problema ko dati eh. Kasi parang pag sobrang busy ka sa work, busy ka sa pag-homeschool, and all other things, ang bilis uminit ng ulo. Ikaw ba, Will, ganun ka? Ako ganun ako eh. Kaya, ano? Hindi na, ako ka, mainit yung ulo ko pag gutom. Pag gutom ako, hindi pagod. Yeah, when I'm hungry, but when I'm full, I can be, you know, like, I can be normal. Pero I agree on the personal and the personal time. Konting singit lang. I used to work even on Sundays, Saturday and Sundays. Saturday, mag-work ako. Sundays, half day, magtatrabaho pa ako. I realized na hindi ako ganun ka-productive when it comes to Mondays. And pagod yung utak ko. So, now I've been trying. O, diba? Nag-start talaga ako 2021 yata eh. After pandemic na. Saturday, I really sleep. Like, sleep in, and manonood lang ako, magbabasa lang ako ng, alam mo na, libro, ganun. Hindi na siya yung dati na parang, I have to work again, ganun. So, yeah, but to answer your question, hindi naman umiinit yung ulo ko. Umiinit yung ulo ko pag gutom na ako. Pero, very rare instances kasi hindi naman, ayoko na naman nagugutom. So, yeah. Ayun, ganun ako eh. Aside from umiinit yung ulo ko, parang kapag punong-puno na ako sa lahat ng nangyayari, nag-hole up ako. Parang bigla akong nag-hibernate. Biglang hindi ako makikita ng mga tao, wala akong gagawin, hindi ako magtatrabaho. Which is not good, di ba? Kasi yung mga taong, mga employees natin, naghihintay din sila ng direction from us. Na, so kung hindi ako okay, kung hindi ko naaalagaan yung sarili ko, makaka-affect din yun sa quality of work na meron sila. So what I realized nitong ang pandemic, pagka stop na yung working, stop na talaga. If I can finish everything in 8 hours, I will make it a point na by 6 o'clock, done na ako. Kasi yung work, hindi naman siya natatapos eh. Kinabukasan, meron pa rin yan. So, ayun. Learn to stop, learn to enjoy your life. Kasi we don't just work naman na para lang kumita eh. Meron tayong we use money as a tool to take care of ourselves and our families. Kaya kapag ka nandun ako sa parang nararamdaman ko na kinakain ako ng sistema ng pagtatrabaho, magsistop na ako. Oh, travel na tayo ulit. That's good.
Alam mo, yun yung pinakagusto ko dun sa, nilista ko lahat ha. Number one, you get help. Ayan. So, ulitin ko, mamaya magtatanong ako. So, I will be asking some tips, some questions no later. Yan sa mga nanonood sa ating live. Ayan. And get a free giveaway from Big C. So, sabi ni Joan, ito yung mga practical tips niya. Get help. Ayan. Of course, kailangan ng community. Nag-hire siya ng mga assistants, ng employees nila. And sila na rin ngayon kasama na sa pag-build ng business. Number two, alam mo, agree ako dito. I'm also a person of schedule. Ano ako eh, medyo... This is the part of me na feeling ko hindi alam ng mga tao kasi puro selfie yung pinopost ko. Which is, carry lang. I'm also a person of schedule. Like, morning, ano yung gagawin ko pag bumangon ako. Usually, in fairness, nagdadasal naman ako, guys. So, magdadasal ako. Tapos, ang next kong gagawin is magbubuhat ako ng sarili. De joke lang. Ng weights. Yeah, I usually stretch, ganyan. Tapos mag-carry ako ng mga weights, ganyan. May sinusundan akong konting mga workout, exercises. Brief lang naman, just to wake me up. And then, shower. And then, have coffee. And then, magsisimula na ako ng work ko. So, alam mo yung monotone, medyo monotone ako in that way. But you know what? A schedule actually keeps you sane. Hindi yung parang ang kalat-kalat mo lang na parang gigising ako, anong gagawin ko. It actually keeps you sane. And yun nga, it actually makes you trust other people and also yourself more. Yung nga nabanggit nga ni Joan kanina. Number three, staying connected. Yan. With your family, with your friends. Kasi nga, totoo eh, kahit introvert, hindi ako introvert do. Pero... no man is an island talaga, na parang talagang we all thrive. And, you know, like, we're social beings. That's scientific, actually. We're actually so social beings and we need, you know, to stay connected. And number four, eto, create special family activities. Ayan. So, eto natutunan ko to sa kapatid ko, eh, no? Who happens to be the CEO of Big C, no? Yung special family activities, like, not necessarily like elaborate or grand. Like nga, kakain lang kayo sa labas, have brunch, try this new thing or try this restaurant. It's actually, you know, like make dumplings together for Chinese New Year. Yung mga ganun. So, it's actually misconception yung talagang, we have to like travel to Europe. Hindi kailangan yun na special. Although if, of course, you can afford it and, you know, if you have time and money and, you know, resources, go. But, you know, little things actually count na nag-create ng special family activities. And ito, number five na sinabi ni Joan, I don't let go of your personal time, which is very, very important. Yung, you know, self-care Sunday or self-care Saturday. So, yeah. So, o, diba? Ang ganda ng conversation natin, Joan. Parang kulang yung 1 hour. Mag-usap na lang tayo. Ito na sa last question na ako. Ito, marami kang masasabi dito. Kasi, yun nga nung kahapon, nag-uusap kami ni Joan dito sa kung ano yung flow ng conversation namin today. Tapos na-mention niya na parang, you know, I can actually tell the people, the audience, the ladies, no, na yung investment in education and all. Mm-hmm. When I was introducing you, na-mention ko yung GIA, yung Gould Institute ba yun, of America. And Gemological Institute Gemological of America. Nag-create pa ako ng sarili kong definition. Siguro, can you tell us more about it? How to be accredited? How to be certified? Paano graduate? And yun. And of course, that's investing in education, syempre. And yung investing in gold, siguro a little bit of it. And maybe next time, sabi ko nga, baka pwede ka namin ma-invite ulit. But yeah, can you tell us more about this? Paano mo siya nakuha? Paano makukuha ng mga kababaihan? Para may mapag-isipan sila over the weekend na parang, pwede sa akin yun. Good. Okay. So, sige. Ang napansin ko ngayon, iba na talaga yung market sa Philippines. Mas intelligent na yung mga buyers. Hindi na ganun kadali magbenta online. Kasi what I noticed from my customers, lagi nilang tatanong ngayon, meron ka bang government papers? Meron ka bang certification? And it builds trust between you and the client kapag meron kang maipapakita na paperwork aside from your business permit, kapag may personal credentials ka. Sasabihin nila, this person is really serious about the business. Joan, nakat kaya ta sa StreamYard? Facebook? Hindi naman. Ay, oo nga. Paano ba to? Papasok ako? Ulit? Pasok ka na lang ulit.
Ayan. So habang wala si Joan sa Facebook, ayan, magbabati tayo ng mga ladies natin. Ayan, si Glenda sabi niya, magandang gabi po. So magandang gabi, everyone. Si Julie is also here. And kung may questions po kayo, feel free. Ayan, isasama ko na si Joan ulit. Ayan. Hi, Lotis. Ayan. Si Lotis is from Belo. Oh, wow. Ma-listener tayo doon. O, di ba? Oo nga. Ayan, nasan ba ako natapos, friend? Yung sabi mo na intelligent na yung mga buyer, they ask for certifications, yeah. Mm-mm. Ang dami kasing scammers online, no? So, napansin ko lahat ng mga customers, halos lahat, tinatanong nila na totoo ba, legit ba yung business, sorry for asking, but can you show me some of your government permits or if you have credentials? And I would say na malaking bagay, nakatulong talaga na meron akong credentials na mapapakita doon sa customers ko. So, if you're like me, if you want to start doing business online and online jewelry business, I would say na very helpful and napaka-accessible na ngayon mag-aral ng GIA. Just go to gia.edu and look for the Applied Jewelry Professional Diploma. And yun, madali lang mag-enroll. Just follow the steps. And then even yung payment nga, pwede siyang installment. Yun. There would be three courses that you would have to take. First is yung Jewelry Essentials. Then next is the Diamond Essentials. And then and the last one is the Colored Stones Essentials. And then once you're done with the three courses, you will get the certification from those courses. And kasama na rin doon yung Applied Jewelry Professional na diploma. And this is not only available sa on-campus, pero online na rin. So, madali na lang kung gusto mo na you will do it while you're working or if you're a mom and you're mostly at home, makakapag-aral ka na. Mm-hmm. So, aside from being online, no, is this affordable? Baka pwede mo kaming bigyan ng, you know, ng range kung magkano. Let's say ako, interested ako. I'm a full-time mom and I also have a business, but I'm also interested to take up a course. Magkano kaya dapat yung ipiprepare ko? I'm not sure about the rates right now, pero nung time ko, parang nasa 25,000 siya. Mm-hmm. For the entire course, for the three courses. Yeah. For that entire course. Pero naman yung price separate each eh. May mga, yung course dun sa tatlo, alam ko may mas mura dun, pero let's check, sandali lang. Mm-hmm. Okay, so habang tinitignan ni Joan. Ay, sige. So habang tinitignan ni Go. So habang tinitignan ni Joan, so this is actually a good course. If you're interested, just head to gia.edu. Ayan. So namanggit nga niya may iba't-ibang courses doon. May tatlo that you can actually spread. Self-paced ba to? Kanya-kanyang face? Yeah. Self-paced. If you can do it in a month, then you'll get your certification in a month. Pero ako kasi tinapos ko siya ng 1 year. Okay. So wala naman pa yung, it's actually very nice. Yeah. Nag-increase na yung price niya to 50,000 this year. Pero ano naman yun eh, for each course, dun sa tatlong yun, 300 USD each. Okay. So you can actually take one course, ganon, and then another, parang ganon. So, okay. So it's something that, you know, they could invest. Yeah. Each course naman has a certificate. So, kung hindi mo siya kayang tapusin yung buong program ng mabilis, pwede namang self-paced eh. Wala namang expiration yung certificate mo if may course ka na natapos, like let's say a year ago, it's okay. Mm-hmm. Okay, so after ng certification, ano yung pinaka-essential na impact of having a GIA certification? For me kasi, you can also learn the same thing if you have experience sa store or if you have an existing business na doon sa jewelry. You can also learn the same things. Pero mas specialized siya, mas familiar ka na doon sa terms. And yung biggest point talaga is to build legitimacy sa business mo. Na pag nakita nila yon, if your clients are able to search for your name sa online database ng GIA, it's easy for them to trust you and they will also take your advice kung ano yung mga
yung mga ina-advise mo sa kanila when it comes to investing in jewelry. Okay. Also, there's actually a database where they can see your ano credentials. Ganun. Yeah, they can check. So, pag nakita nila yun, usually, minsan kasi, it's hard naman to pay someone 100,000 online. Mm-hmm. Ipapadala mo lang yun. Ang mahal din naman talaga ng jewelry. But if they see that you're a real person and that this person has certification, then, yun, makuklose mo agad ng mas madali yung sale mo. Okay, perfect. So, ayan. So, ladies, it's actually an option if you're looking for investment options this year and, you know, you're also interested in doing gemology. So, head over to gia.edu. You can see kung ano yung mga courses doon na samanggit ni Joan. And this could actually, like, you know, like, boost your, kung anong knowledge ang meron kayo ngayon. Or, pag zero knowledge ba, okay lang din? Okay lang din. Talagang yung from the basics eh. Yung jewelry essentials, even if you have zero knowledge about jewelry, marami ka nang matututunan sa kanya. Mm-hmm. Ito naman, Joan, so this is investment on education. No? So sa line ng business nyo, gold nga siya, precious precious metals, di ba? My precious. So kung ako, tatanungin kita, like, ay, Joan, I'm also a mom, I also want to invest in gold. Siguro, paano ko magsisimula and how much kaya yung pinaka, you know, like minimum na pwede kong, you know, i-invest or may ganun ba? Paano ba? Wala namang minimum na investment talaga eh. Kasi even if you buy one piece of jewelry, that is already an investment. So it depends on how big you really wanted to start. Kung okay naman sa'yo na meron kang 10 pieces muna, di ba, to start with, I guess kahit 50,000 makakapag-start ka ni, di ba? Ang sale ng jewelry per gram. So usually, if you want to be a reseller for us, we would advise you to prepare for at least 50K. Tapos kung ano yung items na makukuha mo dun sa value na yun, then you can already start doing business na. Yun. Ah, so you also get resellers. Yeah. Kung gusto mo maging reseller, you can talk to me. We can work on a price na so we can help you also na kumita and start doing your thing. Ayan, o diba, meron, nagkaroon tayo ng idea that you can actually approach Joan if you're looking into, you know, kasi as na-mention ko kanina, I'm also sort of traditional when it comes to investments, no? Mm-hmm. So, may gusto ko yung nakikita ko, yung tangible, and natrust ko yung tao. So, kung hindi, like, seriously, yung mga, I have like very few investments, pero everything are from people that I personally know, like yung yung insurance ko na UITF, actually mom ng friend ko, alam ko kung saan mahanap, yung mga ganun. So I mean, with my office, may mga Provident, yung talagang I'm very traditional when it comes to that. And you know, this is actually a legitimate show, a legitimate live event, and Joan is a real person, no? Hindi niya kayo kumbaga, I can vouch for her existence and personality. So you can actually like interact with her, you can communicate with her when it comes to this. So grabe, ang dami pa nating kailangan matutunan, but 5 minutes overtime na tayo. And ang dami kong notes kay Joan, 'di ba? Back to back. Ulitin na lang natin, friend. Part 2. Oo. So we sure will have a part 2. As you mentioned kanina, gold is actually a good hedge for inflation. And next month is our inflation series. So mag-usap tayo kung anong sigurong pinaka-free mo na date doon. Let's see anong free date mo, and we can actually have another live event purely the lumipad ko yung notes ko. Purely dedicated to investing in gold naman. So siguro hindi na lang yung general practical tips. So siguro from that live event, you can mention to us yung mga investment pieces, like halimbawa if you want, you know, rings or ganun ba yun, rings. Obviously hindi ako familiar dito, no, necklaces or ano ba, mga cuff, relo, mga ganyan. So siguro mas mag-specialize tayo ng discussion. But yeah. Thank you so much, Joan. Tignan natin kung may mga questions pa ha. Na, thank you, friend. Yeah, sagutin natin yung questions kahit off the stream na.
Yeah, oo. Actually, ito may mga nagbumabati na lang. Magandang gabi. Ayan, isa pa. Sabi niya, magandang gabi from Pasig. We also have guests from Patero. So far naman, na-address natin yung mga questions sa chat. But feel free to ask us anything sa Bixi community. Ask everything there. And then, next month, for sure, makikita niyo ulit si Joan on, you know, intriga sis naman on investing in gold. And of course, just message us kung meron kayong additional questions. But again, maraming salamat, Joan, for sharing your time, your energy, and of course, your insights on, you know, achieving your goals as a mompreneur. Ang dami, very siksik siya kahit 1 hour lang, no? And we definitely need more time. Ayan, sabi ni Lotus, ay, ni Lotus tuloy, ni Mean, sabi niya, so proud of you both, so much learnings. Alam mo, nakaka-proud si Joanne, sa totoo lang, ang dami ko ding natutunan tonight and mas gusto ko pang matuto for this year para, you know, may mga konting goals naman ako sa life. And of course, you know, as Joanne said, we need a community. And I consider Joanne as part of my community, no? So, hindi lang tungkol sa kaartehan, ayan, tungkol sa k-drama, but you know, in things like this naman. So, again, maraming salamat to everyone who joined us tonight sa IG, LinkedIn, on Facebook. Thank you so much. Thank you so much, Joanne. Meron ka pa gustong, ano, like, closing words, yeah. Yeah, thank you everyone for giving your time to listen to us, to join us in our discussion. And siguro ang parting words ko lang, do not be afraid to do business. If it's your passion, if you want to do it, just start with something. Hindi naman kailangan sobrang laki ng sisimulan mo pagdating sa jewelry eh. So, siguro later on, let's discuss. Don't be shy na i-approach ako or si Bill sa Bixi community. And then, let's try to work on something later on. Yon. Thank you. Very nice. Don't be afraid to start investing. Ganda. Ang ganda ng closing na yun. So, thank you so much, everyone. Thank you. We will end the live now. Thank you, everyone. Thank you. We'll see you again next week. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Wait lang, I'll just end.